Okay, so kain na tayo. Alam niyo ba, dito ako nung medyo pumayat ako, hanggang pinaka nagpagana sa akin ay panonood ng mga videos actually na pampagana, 'di ba? Nakita ko nagkakamay sila kaya parang ang sarap kumain na nakakamay. Simulan natin kay Brenda Mage, no? Tapos pinapanood ko si Brenda Mage. Lagi na-hook na nga ako ngayon eh. Lagi dapat sa isang araw dapat mapanood ko si Brenda Mage. The first time na nakita ko siya is through the video, no? Kasi ang sarap niyang kumain eh. Pag kumakain siya parang napakasarap. Tapos si Balbacoa Queen. Yan, pinapanood ko rin si Balbacoa Queen kasi sarap na sarap siya sa balbacoa, di ba? And at the same time, si Nanay Cup. Nanay Cup cooking, di ba? Nagluluto siya at the same time kumakain siya. Lahat sila nagkakamay pag kumain. Kaya dahil nga gusto kong ganahan ulit kumain, kaya natuto rin ako magkamay ulit, no? After a long while, ayan. Kaya kakain tayo ngayon ng mga almusal, na pang-almusal na inanda ko. Kaya may coffee rin ako dito, di ba? So may coffee ako para match na match talaga. So samahan niyo akong kumain. Sana kumakain din kayo habang pinapanood niyo itong video na to. So kanin. Yan. So gagayahin ko sila. Habang kumakain ako, dadamayan niyo ako. Tapos syempre, yung paborito kong kamatis. No? Kamatis na merong alamang. Yan. So isasaw-saw ko yan para at least mas masarap. Yan. Tapos, samahan din natin ng chorizo ng Cebu. Cebu chorizo. Chorizo de Cebu. At saka syempre, yung aking scrambled na egg, no, na pinrito ko sa rice cooker. Sabi ko na sa inyo, sa rice cooker ko lahat piniprito yan. Tama? Prito o luto. Later, magluluto ko ng sinigang, magluluto ko ng kare-kare, magluluto ko ng spaghetti using the rice cooker para makita nyo kung paano ko siya ginagawa. Although madali lang naman kasi parang ano na rin ang rice cooker, parang kaldero na rin na nasa electric ano natin, di ba? Okay, so kamatis. Sarap, simulan sa kamatis. Ah, kamatis na merong bagoong. Tapos ito yung chorizo. Ang chorizo kasi napakaliliit pero napakasarap nito. Yung galing sa Cebu. Pinili ko to sa isa sa dati kong estudyante. Nagbibenta kasi siya ng mga parang mga ano frozen goods. Tapos kasama tong chorizo. Wala na tikman ko. Lagi ko na siyang binibili. Ano pa yung sarap nun? Super sarap. Okay. Itlog. Ayan. So, kainin ito na nagkakamay eh. Kamatis ulit. There was a time kasi talaga namayat ako. Tapos nawalan talaga ako ng ganang kumain. So yun, medyo kailangan ko maganap ng ways para bumawis sa pagkain. At yun nga, pag napapanood ko sila sa video, napakasarap nilang kumain. Medyo nabilawukan ako. Ang kape, sarap. Sugar free naman to. Excuse me. Ayan, chorizo ulit. Tapos egg. Sarap, iba. Ay, gusto ko layos ang kinakain. Actually, longganisa naman, paborito ko talaga, magmula nung bata ako. Yung lagisa ng tarlac, di ba? Skinless man yan o hindi. Masarap talaga siya. Pero itong Cebu, magmula na natikman ko, gustong gusto ko talaga siya. Alam parang bitin kasi pag tinignan mo talaga, para lang sa mga ubas, size lang ng ubas, medyo ano siya.
parang bitin siya. Kaya itong buo nga to, mauubos ko to actually. Kasi napakakunti lang naman talaga niya. Ayan. Kulit. Natatawa nga si Noong Chay lagi, sabi, parang hindi ikaw yan, pinaparoon mo si Brenda, Mage, etc. Pero talagang iba eh, pag talagang nanonood ka ng mga ganyan, nakukuk ka na, parang hinahanap mo na kung anong ginagawa niya sa isang araw, etc. Parang ganon. Eh, di ba si Brenda, Mage is from Pinoy Big Brother, di ba siya yung, ano ba, fifth placer ata yun, no? Hindi ko naman napanood yung ano na yun, pero whenever na pinapanood ko siya, sa mga TikTok videos o kaya sa Facebook. Ayan, gustong-gusto ko talaga siyang pinapanood. Tapos sa si Nanay Cap. Nanay Cap kasi pareho ko siyang Kapampangan, di ba? So medyo iba rin siya pag sarap niya magluto. Parang ang sasarap na lang ng luto niya. Parang lagi, parang sabi ko sana natitikman ko yung mga luto niya. Tapos bukas siguro, magsisimula na ako nung, ano, malapit na ako mag-interview, no? Kukuha muna ako ng Zoom account ko. Tapos kinausap ko na yung una kong interviewin, yung BFF ko, si Cynthia Llanes, no? Siyang una kong kakausapin. Via Zoom lang muna siguro. Tapos if there are opportunities sa pwede kong interview ng live, mag-interviewin ako ng live. Pero initially, via Zoom muna siguro para mas safe. Kasi andyan pa rin naman ang COVID eh, di ba? Tapos bukas kung matutuloy, ang plano ko is, ano, yung magsasalita ako, may topic ako every session. And I'll start with my teaching stint, di ba? Yung teaching stint ko sa CCP muna. Kukwento ko kung paano ko nagsimula doon, ano yung experience ko with the students, with the faculty members, etc. Sana lang walang ma-offend kung sakaling pipilitin ko namang medyo tame at hindi ako masyadong magiging prangka doon sa, kasi prangka akong tao, hindi ako magiging prangka doon sa mga pagsasalita ko doon, di ba? So, didiscuss ko yung buhay ko sa CCP, yung mga una hanggang sa umalis ako. Tapos yung siguro sa De La Salle University, yung 15 years ko doon, no, sa Ateneo de Manila University. Sa Ateneo ata, mga 3 years lang ako, o 4 years, parang ganun. Basta ang naalala ko, kasi may review center na kami noon. So, tapos, yun, nakapagturo naman ako doon, masaya. Sabi ko nga dati doon sa introductory video ko, di ba? Tapos, sa RTU, ngayon yung naging buhay ko doon, sa Colegio San Lorenzo. Unfortunately, Colegio San Lorenzo wala na ngayon, di ba? Medyo nagsara na din na sila, no? At may mga issues and concerns pa. Tapos, saan pa ba? Mga, yun, yung last school stints ko, TIP Manila, at saka TIP Quezon City. Kukwento ko rin lahat kung paano yung mga pinagagawa. If I could also share pictures, try ko mag-edit kung paano gagawin, di ba? Para makapagpakita rin ako mga pictures nung kasalukuyang nagtuturo ako doon, etc. Plus yung mga pictures with friends, former students, colleagues, etc. Yan. So sana abangan nyo. And I hope you enjoy this at samahan nyo kung kumain. At yan, siguro magpapaalam na muna ako. See you tomorrow.